So mga ka-riders, ako si Albert. Bibisitahin po natin ngayon ang Binondo Bridge. Ang bagong gawang Binondo Bridge. So today is Holy Thursday. Holy Thursday actually, wala naman tayong gagawin sa bahay. Kaya 11 a.m. puntahan natin, bisitahin natin ang Binondo Bridge. Let's go! Please like, share, and subscribe. Okay, papasok tayo ng A. Bonifacio Avenue. Iniisip ko kung sa tap tayo dadaan, pero mukhang mas madali na dito dumaan sa A. Bonifacio Avenue. Okay guys, andito po tayo ngayon sa kalye ng Ebanghelista sa may bandang Quiapo. Maghahanap lang po tayo ng mapagbibilan ng tube mask kasi tanghaling tapat na po. Mainit sa batok, so kailangan ko muna ng pang cover. So maghahanap lang po muna tayo ng mabibilan dito. Okay, hanap lang tayo dito guys. Alam ko doon sa may simbahan, sa tapat nun marami nagbebenta nun eh. Kaya try natin doon. Marami pang saradong tindahan ngayon dito kasi Holy Thursday pa. Pero sa simbahan maraming tao, sure yan. Dapat na tayo. Oops! Yan, kanan lang tayo dyan sa banda. Okay. Dito na tayo guys. Okay, maluwag ah. Bawal pa lang ano. Oops, may kiraan lang po. Ayun guys, may nakita na ako dito. Ayun. Na tayo ng tube mask kasi mainit. Yan, dito sa right tapat. ₱100. Yung mga mask, 50 pesos. Pakita ko sa inyo. Dito sa tapat ng teatro. Dito na tayo sa may Karyedo, may China town. So, iikot na lang tayo dun sa taron. Ayan. Ganda tong tube. Okay guys, nandito tayo ngayon sa may Plaza Santa Cruz. Diretso lang tayo dyan, tapos kakaliwa tayo. Diretso tayo ng MacArthur Bridge. Okay, kaliwa po tayo. Padiretso po tayo ng MacArthur Bridge.
sabay guys, eto na po ang MacArthur Bridge. So matatanaw nyo dito sa bandang kanan yung Manila Post Office. Okay guys, ayun po yung Binondo Bridge, yung pupuntahan natin. Iikutan po natin yan. Let's go guys! Pang ginagawa, hindi pa masyadong tapos. Yung mga karampa. Ako, sarado pala rito. Ikot tayo, mali. Mali pala yung daan natin, sarado. Jones Bridge na to eh. Kaya lang, sarado pala. Ikot tayo, ikot. Okay guys, sarado rito kaya ikot tayo. Hindi pa tapos yung ginagawa rito. Doon tayo sa kapila dadaan, iikot. Guys, medyo na mali tayo ng ikot. Ano, dapat sa kabila tayo. Eh, medyo paliko tayo dito. Paakyat tayo ng Jones Bridge. Di bali, ikot na lang tayo sa kabila. Tapos sa kabila tayo iikot. Okay guys, medyo nagkamali tayo ng ikot, no? Dito tayo napadaan sa may Jones Bridge. So ang gagawin natin, iikot na lang tayo pabalik. Sayang no, hindi natin makunan yung view pataas, no? Kasi sira yung cellphone holder natin, kaya medyo nakayuko yung camera natin ngayon. Sayang. Pasalubong pala tayo. Kailangan nating umikot sa kabila. Eto na guys! Woohoo! Ang lupit! Ang ganda!
papasadahan muna natin paakyat at pababa, iikutan muna natin. At saka tayo tatambay para i-assess natin ang tulay. Papuka na pa lang para ka nang nasa abroad. Ang ganda ng view. Sasalubong sa'yo, parang talagang may progreso ang ating bayan. Maraming salamat sa mga politikong tunay na may malasakit sa bayan, tunay na may political will, at nakikita natin ang progreso ng ating bayan. Woohoo! Medyo mataas yung ramp ang aakyatin natin dito. Be ready guys! Wala pang masyadong sasakyan na umakyat dito ngayon, ano? Kasi bukod sa holiday, ang marami lang dito, mga nakatambay dito ngayon sa taas. Pero, ayan, mga nagpi-picture taking. Ayos. Maganda po yung kalsada. Very smooth. Ayan, pababa tayo. Very smooth po ang kalsada. Ang sarap. Ang sarap dumaan. Po, nasa tapat na po tayo ng building ng immigration. Iikot na po tayo ulit pabalik guys. Aakyat po ulit tayo. At kukuha tayo ng mga gandang view.
Andito po tayo sa may bagong tulay na nagagawa sa may Binondo, ang Binondo Bridge. Ito ay pinondohan ng China sa ilalim ng proyekto ni Pangulong Duterte ng Build. Ano? Ito po. Ayan, mula dito papupatagos sa may Binondo. Ito sa may tapat ng building naman ng immigration. Ito yung building ng immigration. So ayan. So andun yung Karyedo. So ayan. So ito po ang Build na proyekto under. So ayan guys, ang view mula rito. Etong tulay ay merong pedestrian lane. Meron ding bike lane at may two lane sa magkabilaan. Kaya bali 4 lanes. So ito po ay mayroong 680 linear meter bridge from Intramuros at Solana Street to Binondo. Ang pagka-design niya ay Tide Arc Bridge, no? Ito ay kinonstruct ng kumpanyang China Road and Bridge Corporation. Okay, at tulay na ito ay may pondong 3.39 billion mula sa grant aid ng Republic of China. So gawa ito sa bakal at konkreto, no? Mula sa pagmimintin na rin ng Department of Public Works and Highway. Haling tapat sa inyo mga ka-riders, ako po si Albert. Nandito po tayo ngayon sa tulay ng bagong gawa ng Binondo sa China Aid Bridge Project. Binondo Intramuros Bridge, no? Ito ay pinondohan ng China sa bilang aid, no? Yan po yung nagagawa ng ating Pangulong Duterte. Sang marami nagagalit sa kanya, no? Kasi pumapanik daw siya sa China. Hindi nila alam, sidewar lang yan ni Pangulong Duterte. So, isa yan sa mga estilo niya, no? Yung isa sidewar kanya. Sasabihin na naman ng isang millennial dyan, o hindi mo alam yung sidewar. Ay, sidewar, no? Parang ginamit niya lang yung, imbis na kalabanin mo yung isang malakas kasi hindi ka naman mananalo, no? Ginamit niya yung pagkakataon na yon, no? Para makuhanan niya pa ng resources at kumbaga parang napagkakitaan niya pa, no? At hindi pa sila naglaban. So parang gano'n, no? So yung sidewar, no, kumbaga ginagamit mo yung lakas niya, yung kapangyarihan niya laban sa kalaban mo. Kasi alam mo naman na wala kang laban, so gagawan mo ng paraan. So gano'n ang kanyang estilo. So ayun, isa yan sa mga sidewar niya. So hindi, yung iba kasi binabatikos ang ating Pangulong Duterte, no, sa kanyang ginagawang studio. Isa lang naman niya sa maganda niyang ginagawa. Katulad niyan, may mga aid. Malaki naman ang itulong ng China. Katulad nito, nagpinondohan ang tulay na ito ng Binondo Bridge. So marami pa rin ang mga tumututol kasi nga daw sa pollution, sa ano. So sa tingin ko naman, hindi naman kasi yung pollution na yan, nandiyan na rin naman yan. Kasi lahat naman ng kotse na yan, dumadaan na rin naman yan. So, ano nabang nature yung mga heritage daw sa mga ano. Hindi, wala namang nagalaw. Ando naman ang Intramuros. At isa pa to sa mga naging, tingnan nyo naman, binibisita at ginagawang pictura ng mga tao. Paski yung mga dumadaan, ayan o. Diba? Naging tourist spot ito. Kaya maraming isa lamang ito sa mga tulay na naipatayo, no, na halos 5,000 tulay sa ilalim ng bridge ng Build project ni Pangulong Duterte. Sasabihin na naman ng isang millennial diyan, ano, hindi ito project ni Duterte, iba pa fact check pa yan sa isang bias media, no.
Yung bias media naman, nag-fact-check, ang tinignan lang naman eh hanggang kung sino lang naman yung mga nagpagtrata at gumawa ng tulay. Eh, syempre, hindi nakalagay doon ang pangalan ng ating Pangulong Duterte. Sabihin niya, wala naman doon yung pangalan, o, edi fake news yan. Ganun ang mga yan. Ganun ang logic nila. Kasi yung logic nila, hanggang kalahati lang, ayaw nilang dagdagan ng mga, hanggang 50% lang yung logic nila eh. Tapos sasabihin niya, yung logic mo lang yan eh. Hindi ganun. So, yung logic nyo, dagdagan nyo ng 25 para maging 75 at magpasang awa. Pumasa kayo. So, ganon. Yung mga millennial kasi, kung todo batikos pero hindi naman eh, wala namang, puro batikos lang naman ang ano nila. So, katotose, hindi naman sila nakakatulong. Baka nga hindi pa naghuhugas ng pinggan niya ng pinagkainan eh. Tapos masyadong mapakialam sa mga politika. No? At, nakikialaman pa nila yung masyado pang matatalino sa Marcelo. Eh mga ngayon na halos naman pinanganak. Ano? Hindi nila alam, nagiging biktima sila ng isang propaganda. Propaganda ng isang mga paninira para ibagsak ang isang may tunay na layunin sa ating bansa. Katulad ni Pangulong Duterte, no? Kung todo batikos, lahat na lang eh. Kung todo batikos, no? Eh kung nakikipagtulungan na lang naman ba sila, eh tuloy-tuloy sana ang ating pag-unlad. O ba? Eh tingnan nyo, paligid, napakaganda. At talagang, oh, nakita nyo yan? Oh, tourist spot na to. Oh, ang daming tumatambay dito, oh, nag-iistado pa. Oh. So, ayan. So, ayan ang napuntahan ko din, no? Na sa Estrella Bridge sa May Makati, isa rin sa mga proyekto ng ating Pangulong Duterte. No? May tumatawid na isang maganda rin sumakay dyan eh. Parang pasyal-pasyal lang ba? Pero hindi pa ako nakasakay dyan eh. One time, minsan makakasakay din tayo dyan. Tingnan nyo, makapal yung mga ginamit na. So, huwag naman sanang bahaya ng mga ano yan dyan sa ilalim. Kadalasan kasi binabahaya ng mga, alam nyo na. O baka mamaya pati dun sa loob, tirhan. Kakaiba. Ayan po yung thesis. So, ayan. So, picture-picture muna tayo bago tayo umuwi. Pares din sa Makati sa Australia, no? Meron din siyang walkway, no? Kaya lang sa Makati, walang arko. Ito meron. Meron siyang arko. So, yan. So, meron siyang two-way, two-lane, magkabilaan. Parehas lang din. So, yung view niya parehas din, ano? Yung papunta doon sa Binondo, puro building. Kaya lang sa Makati, sa may Rockwell, pag gabi makikita mo yung mga building maliwanag. May mga line lights. Okay. So, ayun sa kabila, Jones Bridge. Mailaw din yan kapag gagabi.
para maganda, pwede tayo magstay. Ang dami mong ano.